gustong bumalik sa Paris. I got you tickets and accommodations for three. Gumastos ako ng malaki para umalis si Mama. Siguro naman hindi niyo na ako iisipin na kalaban. Kakampi niyo rin ako at kayang-kaya ko kayong protektahan. Maligayang kaarawan po, Aling Amanda. Papabili ako ng handa. Pwede kayo mag-celebrate dito sa bahay. Pero gusto ko, kayo-kayo lang. Dahil alam mo naman tong nanay mo, kriminal yan. Hindi ko pa rin maiwasan na malungkot. Dahil parang nakakulong pa rin tayo. Baka pwede natin siyang surpresahin. Siyempre, hindi na makakatanggi yun pag nandiyan yung kasiyahan. Kesa naman naiinis ako dito dahil sa kung ano-anong ginagawa ni Jeffrey at ng Pepay na yan sa bahay ko, you can be my spy. Oh, sige, sige. Pupunta ako. Sosurpresahin ko yan si Pepay nang matigil na yung maliligayang araw niya sa bahay mo. Tingnan ko lang kung sasaya pa siya pag dumating ako doon. Anak, saan ba tayo pupunta? Tsaka bakit yung patinakpan yung mata ko? Basta, Mama! Basta, ayala, dito lang. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Meron talaga akong party para sa akin? Konting salo-salo lang po, Aling Amanda. And, Mama, baka nga nagalit ka kasi, di ba ayaw mo naman ng party? Hindi ako galit, anak. Tsaka matitiis ko ba naman ang nag-iisa kong princess? Nasabi po kasi ni Pepay na malungkot daw po kayo. Eh, hindi naman po kami papayag na malungkot kayo sa kaarawan ninyo. Oo nga. Halina kayo. O, tikman nyo na yung niluto kong panset. Halika dito, Feli. Ay, Amanda. Ay, Feli. Ay, Amanda. Ay, kung ano mong gusto mo itawag sa'yo. Nako, kahit friend na lang itawag mo sa akin, total, walang duda na kaibigan talagang turing ko sa inyo. Dahil tinanggap niyo ako. Ano pa iniintay natin? Magkain na tayo! Tara na! O, tara. Kuha ako ng pagkain. Sige, anak. Aling Amanda. Nawala yung kanin. Hindi po ba kayo kakain? Sige, kayo na lang. Okay lang naman sa akin na basta makita ko na kumakain at masaya mga mahal ko sa buhay. Inoy, salamat dahil hindi mo pinababayaan si Princess. Bukod sa akin, ikaw lang ang nakakaalam ng tunay ng mga pinagdaanan niya. Sana hindi magbago ang pakikitungo mo sa kanya. Naku, malabo po mangyayari yun. Kagaya nga po na sinabi nyo, ang mga tunay na kaibigan, tinitiyak at inuuna yung kaligayahan ng mga taong tinuturing niyang kaibigan. Inoy! Pakitaan mo sila ng sayo mo. One time lang. Yeah. Marunong ka sumayaw? Medyo. Mm. Yung sayo ng masayang duwende. Duwende? Aba, kung may trumpets dance, eh, may duwende dance itong si Inoy. Sige na, Inoy, pakitaan mo naman kami ng duwende dance mo. Sige na! Yan! Ganito lang ngayon. Come on. Teka lang! Galing! Tapos... Parang... Paano yun? Ah, ganito. Kilala ka doon? Oo! Bakit ang tagal?
Ang tagal mo kong buksan ng gate? Dahil ang ingay na, no? Nagpa-party na, no? Nasaan si Jeffrey at si Pepay? Ma'am Noreen, wala pa po si Sir Jeffrey. Wala pa si Jeffrey? Pero nandiyan na kayo, nagkakasiyahan na kayo? Nasaan si Pepay? Gusto ko siya makausap. Ma'am Noreen! Oh, Aling Amanda, ano po ginagawa niyo? Kami na po gagawa niya nila, Mang Dado. Hindi na. Hindi na mag-abala. Hindi na, ako na. Sanay naman na ako sa ganitong gawain eh. Saka kayo naganda ng party para sa akin, tapos kayo pa magugas ng pinggan. Siyempre, hindi pwede. Sige, na tayo. Okay na po. Inoy, maraming salamat nga pala. Hindi lang si Mama'y napasaya mo, hindi pati ako na rin. Sana, ganito kasaya dito araw-araw, no? Okay lang sabi makulong ni Mama kung ganito. Wala nga naman, Pepay. Ma'am Noreen, sandali lang po! Ma'am Noreen! Ano ba? Kanina ka pa, Bibeta. Bakit ka ba pigil ng pigil sa akin? Ma'am, sandali lang po, Ma'am. Pepay, dito ka lang. Pepay! May party pala dito? Ano ito? Delayed celebration sa pagkamatay ng asawa ko? Kaya dito na rin, anong ginagawa niya dito? Party ba ito ng mga chimay? Bakit kayo lang? Nasaan ang birthday celebrant? Gusto ko siyang batiin kasi hindi ko pa siya nakikita eh. Nasaan yung... Sino yan? Si Manong Feli. Tita na rin, bawal kayo dito. Umalis na kayo dito. At pinapaalis mo ako, bakit kayo? Allowed ba kayong mag-party dito? Habang wala ang amo nyo, habang wala si Jeffrey, habang wala si Criselda? Inoy, Inoy, pumasok ko na sa loob. Huwag kong papalabasin si Manong Feli. Ako nang bahala dito. Sige na. Sige, Pepay. Wow! Talagang tagapagtanggol ka na ngayon ng mga alila? Nakatira ka dito sa mansyon na ito? Naturingang princess ang pangalan mo, pero kung mag-isip ka, mababa pa rin. Kung sa bagay, yeah, I understand. Dati kang chimay, kaya you feel for them. Ano bang pakialam nyo kung magsiselebrate kami ng birthday ng kasambahay namin dito? Bakit ba kasi kayo nakikigulo dito? Hindi naman ako makikipag-party sa inyo. At hindi naman si Feli ang sadya ko, kundi ikaw. Dahil alam ko na nakikipagkita ka na sa nanay mo. Ramdam na ramdam ko yon. Wala ba talaga yung ginagawa sa buhay nyo? Bakit ba umiikot ang mundo nyo sa aming mag-ina? Hindi kami nagkikita ni Mama, kaya tantalan nyo na ako. Hindi ka magaling magsinungaling, Pepay. Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang nanay mo? Dahil hindi kita titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya sa pagkamatay ng asawa ko. Hindi kita titigilan at ilalaan ko sa'yo ang galit ko araw-araw. Huwag niyo kami singilin sa maling hustisya ninyo. Ikaw pala, sagot ka na, ha? Sagot ka ng babae ka, ha? Ano? Nandito si Noreen? Baka kumapano ang anak ko sa kanya. Demonyo ang babaeng yun. Babalikan ko na lang po si Pepay. Pero wag po kayong lalabas dito, ah. Hindi po kayo pwede magpakita kay Ma'am Noreen. Mang Dado, itago nyo na lang po si Aling Amanda. Sige, ako nang bahala dito. Bilisan mo, Inoy. Baka kumapano ang anak ko. Ma'am, akala mo, ha? Akala mo aatrasan kita? Ma'am, yan bang akala mo? Ma'am, ano? Hindi ka marunong lumangoy? Oh my gosh! Hindi ka marunong lumangoy! Buti nga sa'yo, manlunod ka! Dado, kailangan ko lumabas. Samahan mo naman ako. Teka lang po, hindi po kayo pwede lumabas. Pag lumabas po kayo, mabubuking kayo at sigurado po ako ang diretso nyo sa presinto. Sisilipin ko lang po muna. Tapos magbibigyan ako po yung signal. Sige, please. Hindi mapapanatag ang kalooban ko hanggang sinasaktan nino rin ang anak ko. Sige po. Hintayin mo lang po. Ah! Ah! Pero sa kanilang!
Magkaibang mundo. Pepay, hindi ko sinasadya. Pasensya ka na, hindi ko talaga sinasadya. Princess! Princess! Mama! Princess! Mama! Ano nangyari? Mama, tinulak ako rin dito na rin. Pero, diligtas ako ni Inay. Salamat, Inoy. Niligtas mo ang anak ko. Po, kung wala po si Inoy, hindi ko na po talaga alam. Inoy, maraming salamat. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Kapahal ka na ba, Ram? Nahalikan na niya ang babae iniibig. Bakit ako kakabahan? Wala namang ibig sabihin yung halik na yon. Aksidente lang ang nangyari. Aksidente nga ba o itinakda? Di mo ba napapansin na pinaglalapit at pinaglalapit sila ng tadhana? Alalahanin mo, ang isang simpleng halik ay nauuwi rin sa wagas na pag-ibig. Ito ang tunay na halik ng pag-ibig? Kahit nasagip ni Elfino si Princess, hindi masasagip ni Princess Elfino dahil hindi niya itong mamahalin. Hindi siya nagalit sa akin. Ba't siya magagalit sa'yo eh? Niligtas mo lang naman buhay niya. Eh, naligan ko siya eh. Hindi mo naman sinasadya, di ba? Pera lang kung talagang sinadya mo. Hindi ah. Uy, bangit eh! Hindi, masaya lang ako dahil hindi siya nagalit sa akin nung nahalikan ko siya. Pero mas maganda sana kung hindi siya nagalit sa akin dahil mahal niya rin ako. Bakit? Tahinig ka na ba? Gusto niyo mahalin ka na niya? Bilang kaibigan? Eh kung ganun, dapat magtapat ka na. Di ba? Dapat. Oo nga. Manligaw ka na. Hindi naman pwede mangyayari yun eh. Kasi kasintahan niya pa rin si Sir Jeffrey. Kahit napipilitan siya, kahit hindi niya mahal si Sir Jeffrey. Wala akong pakialam kahit ligtas ka na. Hindi ko palalagpas yung ginawa ng babae niyo sa'yo. Paano kung nahuli niya kayo na mama mo? Paano kung nalunod ka? Walang ibang magtatanggol sa'yo, Pepay. Walang ibang magliligtas sa'yo kundi ako. Pero Jeffrey, may tumulong naman sa akin. Tumulong sa'yo sino? Si Bibeth? Si Dado? Tinulungan ako ni Inoy. Tama kayo. Ngayong nahalikan ko rin si Pepay, kulang na lang ligawan ko siya. Parang iba na eh. Ngayong dumampi ng labi ko sa labi niya, parang iniisip ko na siya palagi. Hinahanap-hanap ko na siya. Ito pala yung tinatawag nilang ang tamis ng unang halik. Hindi ko mahalintulad tong nararamdaman ko sa kahit anumang uri ng saya. Ano bang gagawin ko? Hindi ako mapakali dito eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't parang wala ka sa sarili? Bumbi ngayon ko lang naramdaman to. At sa kanya ko lang naramdaman to. Uy! Nakakabaliw pala ang halik! Totoo yan. Masama man nagkakaganito ako. Gusto ko maramdaman ulit yon kung papayagan niya ako. Gusto ko siyang mahalikan ulit. May hinalikan kang babae, Inoy. Sinong hinalikan mo? Sir Jeffrey, si Berta po. Yung kasambahay ng kapitbahay natin. Siya po yung nahalikan ko. Ganun ba? Ayos ka din ah. Mabilis. Parang ako. Idol mo ba ako?
po? Kasi mabilis ko rin napasagot si Pepay noon. Alam mo mga babae, nadadaan lang yan sa diskarte. Kapag gusto mo talaga, gagawa ka talaga ng paraan para makuha mo. Tulad ko, kay Pepay. Pero anyway, Inoy, salamat ah, dahil niligtas mo si Pepay. Kahit na sana, gusto ko ako na lang yung magligtas sa kanya, pero ikaw ay nandito. Makasama talaga. Wala nga naman po. Kaibigan ko po si Pepay eh. At gagawin ko po yun sa lahat ng kaibigan ko. Kaya mo, Inoy, hinding-hindi na mangyari aksidente na yun. Dahil alam mo naman, mahal na mahal ko si Pepay. At dalawang tao lang ayokong lumalapit sa kanya. Una, si Tita Norin, na palagi siyang sinasaktan. At yung mga lalaking gustong umagaw sa kanya sa akin. Yun lang. Bakit mo ko kakasuhan, Jeffrey? Alam ng mama mo na pupunta ako sa bahay ninyo. At bahay niya rin yun. That's not trespassing. At isa pa, si Pepay ang unang nanakit sa akin. Gumanti lang ako. Alam mo, Jeffrey, hindi tayo kailangan mag-away. In fact, I'm worried about you. Why? Kasi meron akong kutob na nakikipag-ugnayan na si Pepay sa nanay niya. At baka hindi mo lang alam na nakakapunta na pala si Amanda sa bahay ninyo. Paano naman mangyayari yun? Eh, nasa Pampanga siya. Pampanga? Paano mo alam yun? Dahil nakakuha ako ng report sa mga nag-imbestiga. Namatahan si Amanda sa Pampanga. Alam niyo, Tito Norin? Dapat doon nyo nalang ilagay ang atensyon nyo. Imbis na pinagsususpetsahan nyo si Pepay, pumunta na lang kayo doon at mag-imbestiga din. Para mahanap nyo na si Amanda. Ah, kaya pala nag-sorry sa akin si Inoy kanina nang niligtas ka niya. Oo nga po eh. Aksidente kasing dumampi yung labi niya sa labi ko. Ma, ibig sabihin ba nun, nahalikan ako ni Inoy? Yun na nga yun. Nahalikan ka na ni Inoy. Bakit? Hindi mo makalimutan? Mama! Sige na, matulog na tayo. Sige, matulog na tayo. Ano kaya ang pakiramdam na mahalika ni Inoy? Na, matulog ka. Eto na, matutulog na. Hindi pagpapalik ang bawat sandali na ikay kapiling ko umaga at gabi. Gusto yung kumanligawan si Pepay. Magagalit sa akin si Sir Jeffrey. Hindi ko magagawa yun. At hindi yan dahil sa akin. Madadamay pa si Pepay. Paano nang sumpa? Sumugal ka na kay Princess. Lumus-lumusin mo na. Oras na suyuin mo siya at may maramdaman siya para sa'yo, tapos na problema mo. Eh, paano yung problema ni Pepay? Ayokong malagay sa panganib yung buhay niya. Sigurado hindi siya titigilan ni Sir Jeffrey. Kailangan ko iwasan si Pepay. Kailangan ko pigilan yung nararamdaman ko hanggang nandito kami sa pamamahay niya. Mukhang nagkakapag-asa ka na kay Princess, ah. Ligawan mo na! Yung bulaklak ang hawak. Kanino ang bibigay yan? Mukhang in love si Inoy. Kanino? Ang swerte naman ng babaeng yun. Ligaya ng anak ko. Nakatira nga sa mansyon, pero kung tratuhin naman ang boyfriend, parang manikang disuse. Maswerte ata ang babaeng mamahalin mo. Kaya dapat, maswerte ka rin sa kanya. Paano kung sabihin ko sa'yo na ikaw yung gusto ko? Hindi man niya ako mahal, pero nangangako ako. Mamahalin niya rin ako. Dahil ako lang ang karapat-dapat na lalaki para kay Pepay. Hindi mo lang alam, pero matagal na kitang iniibig. Ikaw yung gusto kong mahalin.
Magkaibang